The sorb. Real talk, ito talaga ang pinakaunang salita na nasabi ko noong tuluyang tinapos ng Geek Famang laban kontra sa Bigetron Alpha. Kasi ba naman nauuna yung yabang tong si Super Ken? Ayun, kinarma si Kuya Mo na top 1 sa regular season pero chokers malala pagdating ng playoffs. Ito yung tinutukoy ng karamihan sa mga pro players natin kabatang nawag ka talagang mang tatrash talk dahil babalik at babalik sa'yo ang mga salitang binibitawan mo. Biruin mo, prime Yawi Cho sa M4 lang di umano, pero yung prime ni Super Ken, ayun, pang regular season lamang, aray ko po. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo, at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Ano ga ang napatunayan mo? Unang-una, tawang-tawa pa rin talaga ako sa itsura ni Super Ken noong siya ay nalaglag ng tuluyan sa mga kamay nitong si Nabaloyski. Hindi naman sa pagiging harsh ha, dahil natalo na yung tao pinagtatawanan pa, kabatang. Pero kasi, paano mo naman kakaawaan ang taong ito kung nauna ang kayabangan noong nakaraan? Ito yung mahirap sa ilang mga Indo players at hindi na ito bago sa kanila noong una, kung inyong matatandaan, sobrang ganda ng ilalaro ng BTR sa ESL. Yung tipong mumukbangin nga di umano nila lahat ng PH teams. At syempre, kalakas naman ika talaga eh. At naubos nga sadya ang mga PH teams. Ngunit kinarma rin naman agad sila sa kamay ng Onyx Esports at hindi rin naman nakapagkampyon ang mga ito. Sumunod ay yung IESF na tuloy ang pinatahimik ng epibre ng kahibangan nitong BTR. Dahil binalagbag na nga nila ang mga ito at dito na rin nag-umpisang maging humble si Moreno. Pero nitong MPLS 13 na syempre top 1 nga sila at ang lakas-lakas nilang muli. At ultimo ang Onyx ay walang magawa sa kanila noong regular season. At syempre dahil tapos na sa prime si Moreno noong ESL abay dito naman nagpaka-prime si Super Ken. At siya naman ang nagbitaw ng mga may init na salita. At ang malala, sinabihan niyang ang prime Chow ni Yawi ay noong M4 lamang matapos nang tanunin ng mga ito ang liquid aura ng dalawang beses na gamit ni Yawi ang kanyang pang malakas ang hero. Tapos ito na nga dumating na yung karma agad-agad ni Super Ken nang makita natin na ang prime niya pala ay pang regular season lamang ng MPL. Pero paano at bakit nga ba natalo itong koponan na BTR sa mga kamay ng Geek Fam? Unang-una sa ating listahan ay itong paglalabas nila kay Lord JM at ipinasok naman nila si Sorriso dahil sa mga hindi nakakaalam, majority ng mga naipanalong laban itong BTR ay si Lord JM ay naglalaro sa regular season kung saan masasabi pa nga nating isa siya sa pinaka naging dahilan kung bakit nag-top 1 ang team na ito. At malamang magtataka ka kung bakit hindi siya naipasok ngayong playoffs na kung titingnan mo ang mga posts niya sa Facebook, abay tila ano ang mapapansin mo rito. Una niyang ipinose GGS13, NT lang, CUS14, babawi ako, trust please. Tapos, shinare niya naman ang isang post na ang nakalagay ay prove them wrong. Gawin mong inspirasyon yung mga negatibong sinasabi nila sa'yo at nilagyan niya ng caption na wala eh. Na para sa aking sariling pagkakaintindi at kung ikaw ay mag-a-agree rito kabatang ha, na tila ba hindi nagtiwala ang BTR sa kanya na mas kaya niyang puna ng playoffs kumpara kay Sorriso. Isa lang naman ang maituturo dito kabatang at yun nga ay ang mga resulta ng kanilang mga scrims na malamang lumalamang si Sorriso pero minsan kasi iba ang laro ng isang player sa mismong aktual o sa MPL na mismo. Pero, nung nahahalata na sana nilang hindi na maganda ang inalaro ni Sorriso, ay sinubukan na nilang ipasok si Lord JM dahil kabatang mula pa upper bracket hanggang lower bracket ay hindi man lamang nila pinagbigyan yung tao.
Hindi ko sinasabing kapag naglaro si Lord JM ay kakayanin na nilang manalo kontra sa Geek Farm, ha? Napakalakas itong Geek Farm sa totoo lang. Pero posible na nakapalag pa rin ang BTR sa mga ito kahit papaano. Napaka-importante rin kasi talaga ng mga error na nakomit nitong taong ito, lalong-lalo na yung mga final slash niyang binabato na ilang beses ngang hindi tumatama. Pero hindi lang naman kay Sorriso ang naging problema. Dahil kung titingnan mo rin ng mabuti si KYY o si Key, ay sobrang dami ring error sa kada game. Yung tipong nag-mimistulang ni Fifid na nga siya parate ng paulit-ulit. May isang beses pa nga sa game 2, yung huling clash nila sa My Lord, nag-conceal itong si KYY, tapos nakita niya si Aboy, nag-final slash si Kuya Mo, tinamaan ng hangin. Na kung saan sobrang laking error nito na talo talaga pag ganito ang rumor. Isipin mo, sobrang importante ng final slash sa paggawa ng setup. Tapos ang punterya mo pa ay yung mayroong purify. Tapos ang malala, sumala pa abay yung totoo, paanong paraan ng pagbubuhat ba ang gusto nyong gawin ni Eman sa inyong koponan? At sa totoo lang ha, sobrang baba ng macro at micro skills itong si KYY. Dahil mapapansin mo sa kanya na sobrang basic lang niyang kumuha ng position. Isipin mo, may pagkakataon naman na siya ay umikot sa likod ng Geek Farm para mas maging maganda ang landing ng kanyang final slash. Pero mas pinili niyang dumaan sa pinaka basic na daan na kung saan sila ine-expect ng Geek Farm. Dahil kung sa PH team ito kabatang malamang, palabas pa lang ang Lord, nakaikot na yan sa malayo, yung tipong hindi mag-e-expect ang kalaban na doon pala siya lalabas sa bush na yon. Kaya ang ending, di talaga tumatama ang final slash ni KYY dahil sa basic nga na pwestuhan na meron siya na kung saan doon naman talaga nag-e-expect ang kalaban. Ito kabatang ha, hindi ako nagmamalakas rito dahil sa totoo lang hindi na nga ako masyadong naglalaro ng ML dahil sobrang busy nga sa business at sa YouTube. Pero nakatutok pa rin naman kasi tayo sa mga games ng PH teams, kaya nakikita at natututunan na rin natin syempre yung mga ganito itong napaka-importanteng mga galaw para sa isang rumor. Pero hindi ko kayang gawin yun kabatang, okay? Siyempre, dapat mataas na ang level ng mga ito kumpara talaga sa atin dahil mga pro players nga sila na isa sa inaaral malamang nila ay ang kanilang mga individual skills. Kaya naman para sa akin ha, para sa akin, hindi lang ito kakulangan kay Sorriso o maging kay Super Ken. Dahil pati na rin itong si KYY ay isang napakalaking butas para sa team na BTR. Dito mo makikita na kahit gaano kalakas itong si Eman ay nagmimistulang, parang naging normal lamang siya na gold laner. Na ano ba naman kasi ang gagawin mo kung nipagtama ng mga skills ng mga kakampi mo ay hindi man lamang nila magawa. At dahil tuloy rito sa naging pagkatalo at pagkakalaglag ng BTR, abay napa my day o napa story tuloy si Kuya Mo Yawi sa kanyang Instagram account. At ayon sa kanya, congrats, Boss Baloyski, deserve lakas nyo. Na may karuktong pa na sa nagsabi sa kanya ng Prime Joe M4 only, abay tiniwanan lang ito ni Yawi sabay sabing, humble is the key, di umano. Partida ha, hindi ba si Yawi ang nanalo yan sa playoffs? Pero babawian niya talaga yan sa oras na malaglag at karmahin. E paano na lang kung mismong si Yawi pa ang naglaglag sa BTR, malamang sa alamang nakatikim ng malaimpaktong liriko na may kasamang TikTok itong si Super Ken. At sa totoo lang, wala kasi talagang nagtatagumpay na pro players na siyang nauuna ang trash talk o kayabangan. Real talk lang ha, dahil kalimitan sila pa itong nauunang makarma at malaglag lag ng tuluyan. At ito, asahan nyo, ito ha, pangungunahan ko na agad-agad, okay? Asahan mo, matutulad itong si Super Ken kay Moreno, yung tipong magiging humble na yan sa mga susunod nilang mga laban. Maniwala ka, magbabago yan ng dahil sa nangyari sa kanya ngayong season 13.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa napaka-humble na si Super Ken. At sa totoo lang, wala rin sana akong balak na trash talkin itong taong ito kung hindi lang talaga siya naunang magyabang. Sabi ko nga naman sa inyo, basta may nangupal, abay, babalikan natin yan. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.